Isa ka ba sa mga naniniwala sa kasabihang age doesn't matter sa larangan ng pag-ibig basta nasa legal na edad na kayong dalawa ay walang kaso yon kahit gaano pa kalaki ang agwat ng inyong edad? Pero paano kung bukod sa agwat ng edad ay may ibang bagay pa kayong pinoproblema? Paano kung pati ang interes, opinyon at maging enerhiya sa kama ay maging suliranin po ninyo sa inyong relasyon? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pakikipagrelasyon sa mas bata o hahanap ka na lamang ng kasing edad mo na makakasundo mo sa lahat ng bagay? Dear Papa Dudut, hello po sa inyo, Papa Dudut. Sumulat po ako sa inyo para i-share ang aking kwento at humingi na rin po ng advice. Ang totoo niyan ay matagal ko nang gustong mag-send ng sulat sa inyong YouTube channel pero nahihiya po ako. Ngayon lang po ako nagkaroon ng kapal ng mukha na gawin po ito. Ang pangalan ko po ay Rosanna. Hindi ko kinakahiya na 63 years old na ako dahil hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may asim pa ako. Sunod ako sa latest fashion, nag-i-skincare pa ako at nagpupunta sa aking dermatologist para kahit papaano ay mabawasan ang aking wrinkles, lalo na sa aking face. Maalaga ako sa aking sarili at meron din akong mga social media accounts. Teki kumbaga. Hindi ko pinapabayaan ng self ko, Papa Dudut. Ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay magmukha akong bata at malakas. Wala na kasi akong iniisip sa life ko kundi ang aking sarili. Yung apat kong anak ay may kanya-kanya ng buhay at pamilya. Biyuda na ako at namatay ang husband ko 14 years ago. Hindi naman sa pagmamayabang pero hindi ko na pinoproblema ang pera dahil marami akong business na very stable kahit sa panahon ng pandemic. Minsan binibigyan din ako ng pera ng mga anak ko kahit na hindi ako nanghihingi sa kanila. Ini-spoil nila ako kasi dati ay ganun ako sa kanila noong mga bata pa lamang sila. Pero hindi about sa glamorous life ko ang dahilan kung bakit ako nagpadala ng letter, Papa Dudut. Gusto kong ikwento ang tungkol sa aking 28 years old na boyfriend na si Kelvin. Hala, kinikilig ako, Papa Dudut. 1 year and 2 months na ang relasyon namin and going stronger. Nakilala ko si Kelvin sa isang dating app na may swipe left, swipe right. Siyempre nagmatch kaming dalawa saka kami nagkaroon ng chance para magka-chat. Hindi naman talaga ako naghahanap ng mas bata sa akin, Papa Dudut. Nagkataon lang na nagwapuhan ako sa kanya at na-shock ako nang magmatch kami. Ibig sabihin ay nauna siyang mag-like sa akin. I was flattered na may young man na nag-like sa akin, Papa Dudut. Kahit na mga pictures ko roon ay walang filter at hindi naka-hide ang edad ko. Sinabi ko sa chat na bakit niya ako nilike at ang sabi ni Kevin ay mas gusto raw niya talaga ang karelasyon na mas matanda sa kanya kesa sa bata o kaedad niya. Gusto niya raw ang matured ng mag-isip, sawa na raw siyang mag-baby sa mga mas bata o kaedad niya. Ang gusto niya raw ay yung siya naman ang ibibaby. Sa sinabi niyo ni Kelvin ay napaisip ako, Papa Dudut. Aaminin ko na ginudge ko kaagad siya. Naisip ko na baka sugar mommy ang hinahanap niya at hindi isang serious and long-term relationship. Ganon kasi ang hinahanap ko sa dating app na yon. Baka piperahan niya lang ako, sabi ko pa sa sarili ko. Hindi ko na chinat pa si Kelvin dahil sa naisip kong yon. Siguro ay 1 week din ang nakalipas bago ako nakatanggap ng chat sa kanya. Ang sabi niya ay bakit daw hindi ako nagparamdam. Ang sagot ko naman ay hindi ako multo para magparamdam. Buhay na buhay pa ako. Naging honest na ako sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya ang naisip ko na baka sugar mommy ang hinahanap niya. Hindi kasi ako ganon. Hindi ko kailangang gamitin ang pera ko para magkaroon ng jowa. Marami na akong pinagdaanan sa life para magpaloko at magpagamit pa sa mga boys. Sinabi ni Kelvin na na-offend siya sa mga sinabi ko pero hindi niya naman daw ako masisisi. Meron daw siyang maayos na trabaho at maliit na business kaya hindi na kailangang manggamit ng kagaya ko para kumita ng pera. Meron daw siyang condo unit at sasakyan.
lahat daw ng meron siya ay nanggaling sa pagod at pagsisipag sa kanyang work. Maayos raw siyang pinalaki ng parents niya kaya hindi niya ugali ang umasa sa ibang tao para makuha ang gusto niya. Papadudot ako ang napagod sa dami ng sinabi at haba ng explanation niya sa kanyang chat. Pero naniwala ako sa sinabi niyang yon. Hindi nga lang 100% kaya hinabon ko siya na patunayan ang mga sinasabi niya sa chat. Doon niya ako in-invite sa condo unit niya, dala daw ako ng foods kasi hindi siya marunong magluto. Naisip ko na magandang chance yon para magpakitang gilas ang lola ninyo. Siyempre, grinab ko ng opportunity na yon. Nag-grocery ako para bumili ng ingredients na naisip kong lutuin sa condo ni Kelvin. Ang creamy shrimp pasta with sun-dried tomatoes. O hindi bang sosyal, Papa Dudut? Ganyan talaga ako magpaandar. Hindi ko kinalimutan ang wine. Kumuha na lamang ako sa mini bar sa aking bahay. Maluwag na ang time na yon at wala pa naman akong 65 years old kaya nakakalabas ako kahit na pandemic. Saka extra ingat ako. Nagpaswab pa ako bago pumunta kina Kevin at ganun din siya. Siya nga nagsuggest na dapat ay magpaswab kami bago kami magkita. Parehas kaming negative kaya na-push ang aming first meet-up. Hindi yun ang first time ko makipag-meet sa isang stranger. Kaya aware ako na pwedeng masamang tao ang imi-meet ko. At ready ako sa ganong senaryo, Papa Dudut. May baon akong pepper spray tapos yung driver ko ay nasa parking lot ng condominium building. Ang sabi ko kapag nag-call ako sa kanya ay akit din niya ako kaagad sa unit ni Kelvin. Ang ibig sabihin ay may hindi magandang nangyayari sa akin. Pinaghandaan ko ang pagkikita namin ni Kelvin at hindi ako sumasabak sa kyera nang hindi ako extra beautiful. Nag-makeup ako at nagbihis ng maganda at sinigurado ko na mabango ako at naghilod ng buong katawan. Just in case lang, Papa Dudut. Please don't judge me. Pero ready ako. Hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan at pagkabukas ni Kelvin sa pinto ng unit niya ay tumalon ang puso ko. Para akong nawala ng lakas, Papa Dudut. Mas gwapo siya sa personal. Gusto ko na nga kaagad siyang sunggaban at kalimutan ang pagluluto ng creamy shrimp pasta na yon. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dapat ay matandang dalagang Pilipina pa rin. Kaunting chit-chat ang sabi niya. Hindi raw ako mukhang nasa 60, para daw ako nasa mid-40s lang. Nag-start na rin ako magluto. Nakakailang nga kasi pinapanood niya ako habang abala ko sa kitchen niya. Ang sabi pa niya ang hat ko raw sa suot kong apron. Kinilig tuloy ako ang kaloob-looban ng aking pagkatao, Papa Dudut. Hindi naman ako napahiya sa niluto ko para kay Kelvin, Papa Dudut. Aniya, diet siya pero kung ganun daw kasarap ang ipapakain sa kanya ay kakalimutan na raw niya ang mag-diet. Akala ko ay hanggang dinner lang ako sa unit niya pero nang maglabas siya ng isang bote ng whiskey ay napasabi ako ng it will be a long night. Totoo ang kasabihan na kapag may alak, may balak. Sa malagkit na tingin ni Kelvin ang gabing yon ay alam ko ang balak niya sa akin, Papa Dudut. Game ako sa ganon. Kaya nang nakalahati na naming dalawa ang bote ng whiskey ay ako na ang sumunggab sa kanya. Naisip ko kasi na baka ang balak ni Kelvin ay ubusin ng isang bote bago siya kumilos. Matanda na ako. Baka matulog na ako kapag ganon, Papa Dudut. Para kung isang pusang gutom na gutom tapos ay nakakita ng isda at si Kelvin ng isda, Papa Dudut. Gusto ko sanang ikwento ang detalyado na pangyayari sa amin ni Kelvin ng gabing yon. Pero baka ma-MTRCB tayo kaya wag na lang, Papa Dudut. Isa lang ang masasabi ko, hindi ko kinaya ang energy ni Kelvin pagdating sa kama. Dahil siguro sa bata pa siya kaya siya ganon. Tapos ang dami pa niyang positions na gustong gawin na hindi ko na kaya dahil malutong na ang mga buto ko. Talagang napatawag ako sa lahat ng mga santo sa kalangitan, Papa Dudut, dahil sa ginawa namin pareho. Sa kabila ng mga nakakabaling ng butong positions at nakakapagod na gabi ay nag-enjoy pa rin ako. Kahit masakit ang buong katawan ko the next day ay kinailangan kong magpa-whole body massage ay ayos lang sa akin.
At least napatunayan ko na totoo ang lahat ng sinabi ni Kelvin sa chat. Meron siyang sariling condo unit, sasakyan at magandang trabaho kaya hindi niya kailangan ng isang sugar mommy. Ang maganda pa ay nalagpasan niya ng ilang libong milya ang aking expectations. Ang gabing yun ang simula ng lahat sa amin ni Kelvin, Papa Dudut. Palagi na kaming magka-chat at magka-video call. Lahat ng ka-chat ko sa dating app na bala ko sanang i-meet ay hindi ko na pinapansin dahil kay Kelvin napunta ang aking atensyon. I-install ko na yung dating app, ang sabi pa ni Kelvin habang magka-video call kami. Nakababad ako noon sa bathtub habang si Kelvin ay nakahiga na sa kama. Puno na ba ang memory ng phone mo? Bumili ka na ng bagong phone. Yung mas malaki ang memory para maraming application ang mastol mo. Payo ko pa sa kanya. Natawa siya sa mga sinabi ko. Tinanong ko siya kung ano ang nakakatawa. Ang cute mo kasi eh. Hindi yun ang reason ko. Dinilit ko na kasi alam ko na na nakita ko na ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Seryoso niyang tugon. Talaga? Congrats na lang sa'yo, malungkot kong sabi. Nasabi mo na ba sa kanya yung feelings mo o kayo na? Tanong ko pa sa kanya. Wala ka talagang ideya, Rosanna. Ikaw ang babaeng yun. Natatawa niyang turan. Ako? Ang sabi mo kasi makakasama mo sa pagtanda, eh matanda na ako. Kaya akala ko eh kaedad mo yung babaeng tinutukoy mo. Pero ako talaga? Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang wika ako kay Kelvin. Papa Dudut, hindi ko in-expect na liligawan ako ni Kelvin. Ang akala ko kasi ay fun lamang ang hanap niya. Sa edad niya kasi ay nakala ko na naglalaro na at nag-experiment lamang siya. Pero nang iparamdam niya sa akin na para akong 18 years old sa panliligaw niya ay na-realize kong seryoso talaga siya sa akin. Kaya hindi ko na pinatagal at sinagot ko na nga siya. Nakakabagets sa magkaroon ng mas batang boyfriend. Na-experience ko ulit ang mabigyan ng chocolates and flowers. Pati ang mag-celebrate ng monthsary. Ginawa akong reyna ni Kelvin. Kapag nagpupunta kami sa mall ay hindi siya nahihiyang makipag-holding hands sa akin. Hindi rin siya nagpapabili ng kung ano-ano sa akin. Kapag tinatanong ko siya kung ano ang gusto niyang bilhin at ako ang magbabayad ay nagagalit pa nga siya. Aniya, girlfriend niya ako at hindi raw ako bangko. Kung meron man daw siyang gustong bilhin, ay may sarili siyang pera at hindi ko na siya kailangan na ilibre. Ang pagiging masinop sa pera ang isa sa mga hinangaan ko kay Kelvin bukod sa gwapo siya at may abs. Alam niya kung saan niya ilalagay ang perang pinaghirapan niyang kitain. Nagagawa pa niyang tumulong sa family niya at magkaroon ng kung ano-anong insurance. Sabi pa niya hindi porket merong pera ay gagastusin na. Mas gusto raw niyang mag-ipon para sa future. Hindi naman daw masama ang bigyan ng reward ang sarili paminsan-minsan. Pero dapat ay priority pa rin ang future. Bihira akong makakilala ng taong nasa edad ni Kelvin na ganong mag-isip pagdating sa pera. Hindi ko tuloy alam kung ano ang kabutihan ng ginawa ko para ibigay ni Lord si Kelvin sa akin. Talagang nasabi ko pa na makakahanap pa rin tayo ng pag-ibig sa gitna ng pandemic. Masarap pala, Papa Dudut. Pagkasarap-sarap pala ang magkaroon ng jowang mas bata, lalo na kung si Kelvin. Hindi niya pinaparamdam sa akin na mas matanda ako sa kanya ng maraming taon. Nagkaroon kasi ako ng jowa bago siya na kasing edad ko. Ayos naman siya kaya lang nakipag-break ka agad ako kasi feeling ko ay wala akong jowa. Alas 9 pa lamang ng gabi ay tulog na. Wala tuloy akong ka-video call hanggang madaling araw. Tapos ang tamad lumabas ng bahay. Hindi ako masamahan sa mall kapag gusto kong mag-shopping. Patay na patay din ang sex life ko sa kanya, Papa Dudut. Ang bilis pang mapagod. Ibang experience ang ibinigay sa akin ni Kelvin para ako nagbayad ng premium sa pagkakaroon ng boyfriend tapos ang daming freebies. Nasasabayan niya ako sa gusto ko. Meron pa akong personal na masahista kapag sumasakit ang katawan ko o kaya ay tuhod ko dahil sa rayuma. Ang maganda pa ay mahilig mag-travel si Kelvin at ako ang naging instant travel buddy niya. Isinasama niya ako sa mga gandang beach dito sa bansa natin. Sa loob ng 3 buwan na magkarelasyon kami ay nakaakyat na kami ng 2 bundok.
Feeling bagets tuloy ako kasi parang binigyan niya ako ng lakas para gawin ang mga bagay na yon sa kabila ng edad ko. Yun nga lang, may mga pagkakataon na nasisira ang mood namin dahil sa mga tao sa aming paligid. Pinost kasi ako ni Kelvin sa Facebook niya at very proud niyang nilagay ang caption na ako ang girlfriend niya. And of course ay tuwang-tuwa ako. Feeling teenager ako that time, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay bumalik ang aking pagkabirhen. Sobra ako na-offend sa mga comment ng ibang Facebook friends niya. May nagsasabi na kaya raw pala nakakapag-travel si Kelvin ay dahil meron siyang sugar mommy. MMMM daw ako, sabi ng isa. Nang itanong ko kay Kelvin kung ano ang meaning nun ay matandang mayaman na madaling mamatay ang ibig sabihin nun. Baby, i-delete mo na lang yung pictures natin sa Facebook mo, pinagtatawanan nila ako eh. Nahihiya akong sabi kay Kelvin. Dinilit ko na nga, tugon niya. Pero hindi yung pictures natin kundi yung mga judgmental kong friends sa Facebook. Sila ang dinilit ko. Nakangiti niyang dugtong. Ha eh, bakit mo ginawa yun? Baka mamaya ay i-bash ka nila lalo. Sabihin eh, guilty ka. Hindi makapaniwala kung sabi. Hayaan mo sila baby, wala silang ambag sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng mga ganong klase ng tao. Saka ayoko nang nakakabasa ako ng mga ganong comments tungkol sa ating dalawa. Turan pa ni Kelvin. Hindi naman ako na-hurt sa ganun kasi alam ko naman ang totoo baby eh. Pero thank you. Hindi ko in-expect na kaya mong mag-delete ng Facebook friends para sa akin. Kinikilig kong sambit. That time ay palagi kong naiisip na kung kukunin ako ni Lord ay okay lang, Papa Dudut. Kasi sobrang happy na ako sa feeling ni Kelvin. Respect na rin sa kaluluwa ng yumao kong husband. Naging masaya rin naman ako sa kanya dahil binigyan niya ako ng mga anak at minahal niya ako nang hindi ako binigyan ng sakit ng ulo. Pero ibang kasiyahan ang ibinibigay ni Kelvin sa akin. Ibang level. Best time of my life talaga, Papa Dudut. Isa sa mga hindi ko makakalimutang nangyari sa amin ay nang magpunta kami sa Boracay. Nang tumanggap na ulit ng turista ang napakagandang isla ay isa kami ni Kelvin sa naunang pumunta doon. Naghabulan kami sa white sand, nagtampisaw sa usul na dagat at sinulit ang magandang kwarto ng aming binayaran for 3 days and 2 nights. Sa tanda kong yun ay first time ko na-experience ang Boracay. Yun nga lang ay hindi ako nakasama sa kanya nang lumabas siya ng gabi para maghanap ng pwedeng mainuman. Inatake kasi ako ng rayuma at sumabay pa ang hika. Pinili ko na lamang na magpahinga sa aming room. Sa pagkakatanda ko ay madaling araw nang bumalik si Kelvin. Lasing siya pero ginising niya pa rin ako. Alam niyo na, Papa Dudut, ayoko sana kasi hindi ako makakilos ng maayos kasi masakit ang kasukasuan ko. Pero sige pa rin si Kelvin. Then ang umaga na habang nagbe-breakfast ay nag-open ako ng Instagram. Nakita ko sa my day ang pictures and short video clips. May mga kasama siya na nagiinom, dalawang babae at isang lalaki. Ang saya nilang apa, tapos yung isang girl ay grabing makalapit kay Kelvin. Hindi ko pinapahalata sa kanya ang pagsiselos ko pero nagtanong ako. Sino tong kasama mo last night? Tanong ko sa kanya. Mga new friends ko baby. Nakilala ko sila kagabi. Naghahanap din kasi sila ng bar pero wala nang open kaya kami-kami na lang ang nagparty sa hotel room nila. Mababait sila baby. Kung gusto mo eh, ayayin natin sila sa room natin na magparty. Casual na sagot pa ni Kelvin. Pwede naman pero wag na lang pala. Gusto ko kasi sa last night natin ay tayong dalawa lang. Etong girl na kalapit mo sa pictures palagi, close na kayo kaagad. Grabing makadikit sa'yo eh. Nagsiselos kong turan. Eh bakit nagsiselos ka baby? Ano ka ba, wala kang dapat ipagselos. Ikaw lang ang love ko at wala nang kahit na sinong babae ang mamahalin ko ng kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Saka kontento na ako sa'yo baby. Ang tanga ko kung maghahanap pa ako ng iba. May pagkindad pa niyang sagot. To be honest, nang makita ko ang pictures ninyo ng girl ay natakot talaga ako. Na-realize ko na mas marami palang babae na kasing edad mo ang pwede mo makilala. Yung mas sexy sila, mas maganda at mas bata kumpara sa akin. Malaki ang chance na magkagusto ka sa kanila. Nai-insecure kong sabi kay Kelvin. Baby, imposible ang sinasabi mo.
Okay, maging realistic tayo. Yes, marami ang mga mas maganda, sexy at mas bata sa'yo. Pero ikaw ang mahal ko. Yun ang wala sila, baby. Kaya huwag ka nang ma-insecure dyan. Kahit iharap mo ako sa isang dang magandang babae, ay tatalikuran ko silang lahat. Haharap ako sa'yo at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Seryosong sambit naman ni Kelvin. Kilig na naman ako, Papa Dudut. Kung bibigyan ng award ang mga lalaking mahusay magpakilig ay baka meron na si Kelvin. Uso ang marites ngayon at hindi ako nakaligtas sa kanila. Mismong mga kaibigan ko pa ang nagsasabi sa akin na baka raw iwanan din ako ni Kelvin at maghanap ng kaedad nito. Napraning ako sa mga sinasabi ng friends ko pero si Kelvin ang nagpapakalma sa puso ko. Palagi niyang pinapaalala sa akin na wala akong dapat na ikatakot dahil ako na ang nakikita niya na makakasama niya sa panghabang buhay. Ang ginawa ko ay hindi ko na lamang masyadong kinakausap ang mga kaibigan ko na kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa relationship ko with Kelvin. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganon ang ginagawa ko. Sa first 6 months ng relationships namin ni Kelvin ay nagagawa ko pa siyang sabayan at nasasamahan sa lahat ng activities niya. Travel, mountain climbing, pagpupuyat at kahit ang mobile gaming ay natutunan ko na rin. Ang gusto ko kasi ay maging best girlfriend para sa kanya. Yung hindi na talaga siya maghahanap kasi all in one ako. Girlfriend, kaibigan, travel buddy, nanay at kahit lola ay pwedeng pwede ako, Papa Dudut. Kaya lang kahit na anong gawin kong pagsabay sa energy ni Kelvin ay katawang ko naman ang sumusuko. Inaya niya kasi ako sa isang theme park kasi open na raw. Sumama naman ako, akala ko ay mamamasyal lamang kami sa theme park. Hindi ko kasi alam na wala palang takot sa extreme rides si Kelvin. Lahat yata ng nakakatakot na rides ay sinakyan niya at syempre kasama ako. Pakaramdam ko ng araw na yun ay katapusan ko na. Ilang beses na humiwalay ang kaluluwa ko dahil sa mga extreme rides. Pagkatapos noon ng theme park ay sa kondo niya kami umuwi. Of course, dinala niya ako sa kwarto niya at nag-aya siya. Pagod na pagod ang katawang lupa ko pero dahil sa takot ko na baka humanap si Kelvin ng iba na paglalabasan ito ng init ng kanyang katawan ay pumayag na ako. Kahit gusto kong sabihin sa kanya na gusto ko na magpahinga at matanda na ako. Nag-start na ako magkaroon ng problem kay Kelvin, Papa Dudut. Grabe kasi ang energy sa lahat ng bagay. As in bigay todo siya. Akala ko noong una ay kaya ko siyang sabayan. Noong una lang pala. Kasi nitong huli ay katawan ko na ang sumusuko. May mga pagkakataon pa nga na kahit na hindi ko kayang samahan siya na lumabas, ay hindi ko sinasabi sa kanya para lamang masabi na kaya ko siyang sabayan sa lahat ng bagay. Baby, may nirecommend na beach resort ang friend ko sa Batangas. Punta tayo sa weekend. May time pa naman tayo for swab test eh. Requirement kasi yon ng resort. Ang sabi ni Kelvin ang minsan akong nakadapa sa kama at minamasahin niya sa likuran. Napa-thank you ako sa aking sarili, Papa Dudut. Finally, beach resort. Nai-imagine ko na ang kalmadong alon at sunset. Makakapag-relax ako. Sure eh, wala naman akong gagawin. Pagpayag ko. One night lang tayo doon kasi dediretso tayo sa bahay namin. Ipapakilala na kita sa parents ko. Ang turan pa ni Kelvin. Bigla akong kinabahan sa mga sinabi ni Kelvin, Papa Dudut. Ang mommy meet in person ay ang parents ni Kelvin ang isa sa mga pinaka-iniiwasan kong mangyari. Feeling ko kasi hindi boto ang parents niya sa akin dahil sa sobrang tanda ko na para sa anak nila. Baka kung ano-ano ang sabihin nila sa akin. Kaya ko ang masasakit na salita ng ibang tao pero kapag galing siguro sa magulang ng taong mahal ko ay hindi ko kaya. Hindi lingid sa akin na mas matanda pa ako sa magulang ng boyfriend ko kaya talagang nahihiya ako na ipakilala ako ni Kelvin sa kanila. Aayaw sana ako pero wala na ako nagawa. Nakayes na ako sa pagpunta sa beach resort kaya wala na akong takas dahil after namin doon ay meet the parents na ang susunod na event. I am a woman of dignity and confidence pero tiklop talaga ako pagdating sa parents ni Kelvin. Ang nakakaloka pa ay hindi pala basta beach resort lang ang pinuntahan namin sa Batangas. Beach resort nga pero ang daming activities.
Kaya ko ang water activities, Papa Dudut, pero hindi ang mga wall climbing, zip line na sa sobrang haba ay parang langit na ang dulo at kung ano-ano pang activity na hindi ko na alam ang tawag. Basta lahat sila ay alam kong mahihirapan akong gawin. Mali ako nang akala na makakapag-relax ako ng araw na yon dahil ginawa namin ni Kelvin ang mga activities na inoffer ng beach resort. Halos maihi ako sa zipline sa sobrang takot at haba. Tinis ko na lamang ang lahat para kay Kelvin at baka masabihan pa niya akong KJ kapag tumanggi akong samahan siya sa mga gusto niyang gawin. Pagsabit ng oras ng pagtulog namin ay para ako nagbuhat ng gym ng 5 hours. Ang sakit ng buong katawan ko, Papa Dudut. Talagang nanlupaypay ako at hindi ko na nagawang mag-dinner. Humiga na lamang ako at sinabi ko na kay Kelvin ang nararamdaman ko. Ang ginawa niya ay minasahin na lamang niya ako. Nakaramdam yata siya na hindi ko na talaga kaya na kumilos kaya hinayaan niya akong matulog. Pinag-take out pa niya ako ng food para sa kwarto na ako kumain. Sweet and caring pa rin naman siya. Kahit na ang pagsama sa mga activities niya sa life ang magiging dahilan ng aking pakikipagkita kay San Pedro sa langit. Last day namin sa resort, na aksidente pa ako. Kasalanan ko rin naman. Nagpasikat ako kay Kelvin at ang sabi ko ay aakit ako sa wall kahit na walang harness. Joke ko lang naman yon, pero itong si Kelvin masyadong mapagpaniwala. Inudyukan ako na umakyat kahit na 5 feet. And of course masyado akong paandar kaya sinunod ko siya. Nahulog ako kahit na wala pang 5 feet tapos ay naituon ko ang kaliwa kong kamay at nabalian ako ng braso at naisugod pa sa ospital nang wala sa oras. Baby, sorry ha. Kasalanan ko. Imbis na pigilan kitang umakyat ng walang harness ay in-encourage pa kita kahit na delikado. Buong pagsisising sabi ni Kelvin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ayos lang ako. At saka at least naka-experience ako na mabalian ang buto. Pagbibiro ko. Itinuring ko na lamang na blessing in disguise ang aksidente na nangyari sa akin, Papa Dudut. Hindi na kasi natuloy ang pakikipag-meet ko sa parents ni Kelvin nang dahil doon. Nabalian man ako ng isang braso ay nakaiwas naman ako sa bagay na kinakatakutan kong gawin. Ang naisip kong gawin ay isekreto sa iba ang aksidente na nangyari sa akin sa Batangas. Kaya lang ay napatunayan kong matanda na talaga ako dahil nakalimutan ko na isekreto ko ang mga yon. Nagpicture ako habang nagdadrive si Kelvin at pinost ko ang mga story ko sa Facebook. Uli na ang lahat nang ma-realize ko ang aking ginawang pagpo-post kasi nakita yon ang anak kong nandito sa Pilipinas. Sinabi ng anak kong yon sa iba pa niyang kapatid kaya galit na galit sila sa akin. Kung kailan daw ako tumanda ay saka raw ako na aksidente ng ganon. Pumunta pa sa bahay ang bunso ko na lalaki sa bahay para pagalitan ako. Ganon pala kapag tumatanda na, Papa Dudut. Nababaligtad na ang mundo. Dati kasi ako ang nagbubunga nga sa mga anak ko noong mga bata pa sila pero ngayon ay sila na ang nagbubunga nga sa akin. Akala ko ba ay ang sabi mo ay maalaga si Kelvin, Mami? Bakit hinayaan niya na mangyari yan sa'yo? May inis na tura ng bunso ko. Don't blame Kelvin. Ako ang may gawa nito sa aking sarili. And besides, nag-enjoy ako sa experience namin sa resort na yon. Hayaan niyo na lang akong gawin ang lahat ng gusto ko, anak. Matanda na ako at malapit na akong mamatay. Tugon ko. So ginagawa mong parang mapaaga ang pagkamatay mo, Mami? Sigaw niya sa akin. OA ka sa mapaaga ha? Sigaw ko rin. Kung ano-ano na lang ang pinaggagawa ni Kelvin sa inyo, hindi ba siya aware na 63 years old ka na? Ano mga akala niya, 23 ka pa lang? Ang dapat sa iyo ay nag-relax na lang. Dapat nasa bahay ka na lang, Mami. Labas ka pa ng labas, alam mo namang may COVID pa rin eh, giit pa niya. Nag-iingat ako, saka hindi ako pinipilit ni Kelvin na gawin ang lahat ng mga yon. Kahit ayain niya ako na mag-skydiving at bungee jumping, sasama ako. Ang importante ay happy ako sa ginagawa ko. Nakita mo ba yung pictures and videos ko sa theme park? Ang dami nag-comment na ang tapang ko raw pag mamalaki ko pa. Pero marami rin sa mga friends ko ang nagtatanong sa akin, kung hindi ka raw ba nakaka-experience ng rides nung kabataan mo at ngayon mo ginagawa? Mami, nakakahiya. Iling ng bunso ko. Kung iisipin ko pang sasabihin ng ibang tao, hindi ako magiging masaya. Pangangatwiran ko.
Walang nagawa ang bunso ko kaya umalis na lamang siya. Kahit na hindi sabihin ng mga anak ko ay nararamdaman ko na hindi sila boto kay Kelvin para sa akin. Naintindihan ko sila lalo na ang mga sinabi ng bunso kong anak Papa Dudut. Nag-aalala lamang sila sa akin kaya sila nagagalit. Ang ayaw ko lamang talaga ay dinadamay nila sa galit si Kelvin. Totoo naman kasi na hindi niya ako pinipilit kapag may gagawin kaming something extreme. Pwede akong tumanggi pero hindi ko yan ginagawa. Kasi takot ako na humanap siya ng ibang makakasama niya na makakayang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. At dahil sa nagpapagaling ako sa nabalik kong braso ay stay at home ako ng ilang araw papadudot. Bawal na muna akong lumabas. Hindi rin ako napupuntahan ni Kelvin dahil lang sabi niya ay natambakan siya ng trabaho. Pero napataas ang isang kilay ko na magpaalam siya sa akin na pupunta ulit ng Batangas. Gusto rin niyang kumuha ng free diving lesson. Nainganyo daw siya ng isang Facebook group para sa mga free divers. Gusto ko sanang sumama pero naisip ko na mapapagalitan ako ng mga anak ko. Siyempre hindi pa nga magaling ang braso ko ay sisigi na naman ako sa diving. Pinayagan ko si Kelvin pero naroon ang takot ko. Iniisip ko na baka may makilala siya roon na magiging kasundo niya tapos yun na ang makakasama niya sa lahat ng gusto niyang gawin at puntahan. Baka ma-realize ni Kelvin na mas okay ang mas bata kesa sa matandang kagaya ko na marupok na ang buto sa katawan. 1 week si Kelvin sa free diving lesson niya. Kinakain ako ng selos sa bawat pictures na sinesend niya sa akin. Hindi naman siya nakakalimot na i-update ako sa mga bagay-bagay na ginagawa niya. Kaya lang ay naiinis ako kasi hindi niya ako kasama. Kaya pagbalik niya sa condo unit niya ay nagpumilit talaga ako na puntahan siya. Miss na miss ko na siya. Saka gusto kong bumawi kami sa maraming araw na hindi kami magkasama. Magaling na naman kahit papaano ang braso ko. Hindi na masakit basta huwag lang hahawakan ng madiin. Sakto rin na dumating yung in-order kong special handcuffs o posas sa isang online shop application. May napanood kasi ako na ginagamit yon ng couple sa kama. Maganda yung posas, Papa Dudut. May kulay pulang balahibo na nakabalot kaya ang sexing tignan. Nag-dinner muna kami ni Kelvin at pagkatapos ay nag-wine. Excited akong ipakita sa kanya ang dalawang posas na nabili ko online. And as expected ay natuwa si Kelvin kasi naging experimental na rin daw ako kagaya niya. At para mas nakaka-excite ay nagsuot ako ng super sexy na lingerie, Papa Dudut. Kahit marami na akong kulubot sa katawan ay na-feel ko na kasing katawan ko si Kim Domingo nang suotin ko ang lingerie. Gawa sa kahoy ang headboard ng kama ni Kelvin. Sakto kasi pwede talagang gamitin yung posas. Ako ang ipinosas, Papa Dudut. Dalawang kamay ko ang ipinosas ni Kelvin sa magkabilang dulo ng headboard. Feeling ko tuloy ay isa akong daing na bangus na nakabulatlat ang buong pagkatao. Fast forward na tayo, Papa Dudut. Natapos kami ni Kelvin ang parehas kaming happy. Ito na ang naging problema. Sa katangahan ko o dala na rin siguro ng pagiging makakalimutin dahil sa edad ay nakalimutan kong dalhin ang susi ng mga posas. Sinubukan ni Kelvin na alisin ang posas pero hindi niya kaya. Napapaaray na lamang ako kapag pinapwersa niya. Wala na kaming choice kundi ang humingi ng tulong. Maswerte kami na merong maintenance staff ang condominium building na yon ng ganung oras. May isang pinapunta ang management after nasabihin ni Kelvin na aksidente akong ipinosas sa kama. Tinakpan na lamang ni Kelvin ang kumot ang katawan ko kasi hindi pa ako makapagbihis ng maayos dahil sa posas. Iyang-hiya ako nang dumating ang lalaking maintenance staff na may dalang lagari. Mas lalo akong nahiya nang makita ko na nakita niya ang lingerie sa sahig. Nakalimutan pang itago ni Kelvin yon. Habang nilalagari ng lalaki ang headboard ng kama para makawala na ako, ay hindi ako makatingin sa kanya. Nagpasalamat na lamang ako na sinuotan ako ni Kelvin ng face mask. At least, hindi nakikita ng lalaki ang buong mukha ko. Si Kelvin naman ay nasa isang sulok at namumula nang dahil sa pinipigilan niya ang pagtawa. Talagang nagawa pa niyang tawanan ang sitwasyong kong yon, Papa Dudut. Epic fail talaga ang nangyari ng gabing yon. Kaya kahit siguro nasa kabilang buhay na ako ay hindi ko pa rin yon makakalimutan. Last Christmas and New Year ay magkasama kaming nag-celebrate sa bahay ko. Masaya ako kasi naka-experience ako na may kasama na ulit na mag-celebrate ng Pasko at bagong taon.
Yung mga anak ko na nandito sa Pilipinas ay may kanya-kanya ng ganap kapag holiday season kaya hindi ko sila nakakasama kapag ganong okasyon. Happy New Year, baby! Sana marami pang New Year ang dumaan na magkasama tayong dalawa. Pagbante ni Kelvin sa akin. Of course, ikaw na makakasama ko sa lahat ng New Year sa life ko. Tugon ko naman. Napansin ko na naging super extra sweet si Kelvin sa akin after ng bagong taon. Kaya may nafe-feel ako na may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi sa akin. Kung ano ang reason niya ay hindi ko alam, Papa Dudut. Hanggang isang araw, nang magkasama kami sa condo unit niya, ay may sinabi siya sa akin. Aniya, inoferan siya ng company nila na magtrabaho on-site. Akala ko ay dito sa Pilipinas, pero nang sabihin ni Kelvin na sa Singapore ay doon ako ng lumo at nalungkot. Mas nalungkot ako nang sinabi niya na tinanggap niya ang trabaho. 2 years siya doon. Sabi pa niya ay kailangan niya yung gawin para sa inaasam niyang promotion. Para raw makapag-ipon siya ng mabilis para magpakasal na kaming dalawa. Gusto niya raw akong bigyan ng wedding day na nararapat sa akin. Pakakasalan niya raw ako kung papayag ako. Proposal na pala ang nangyari. Nag-yes naman ako sa kanya pero malungkot pa rin ako, Papa Dudut. Kailan ka pala aalis? This year na ba? Tanong ko habang pilit na itinatago ang aking lungkot. Ayoko kasi na makita niya na hindi ako masaya para sa kanya. Oo, ngayon taon na rin sa April na, malungkot niyang tugon. Malapit ka na palang umalis. Paano na tayo? Nangangamba kong tanong. Anong paano tayo? Siyempre tayo pa rin. Hindi porket lalayo na ako wala na rin tayo. Yun nga lang, counting tears muna na 2 years. Kaya mo ba na LDR muna tayo, baby? Turan pa ni Kelvin. Kaya ko, ikaw, kaya mo ba? Matagal ang 2 taon na, baka may iba kang makilala sa Singapore, ang sabi ko. Ayan ka na naman eh. Hanggang ngayon ba ay duda ka pa rin na hindi na ako titingin sa ibang babae? Nagtatampo niyang sabi. Upang maalis ang pagtatampo ni Kelvin, ay sinabi ko na naglalambing lamang ako. Kaya ko yon nasabi sa kanya. Kahit ang totoo ay natatakot talaga ako na baka ipagpalit niya ako sa iba kapag magkalayo kami. Siyempre may mga pangangailangan siya na tanging babae ang makapagbibigay. Baka hanapin niya sa iba ang hindi ko maibibigay dahil sa distansya namin sa isa't isa. Ang sabi pa ni Kelvin ay susulitin namin ang nalalabing araw niya rito sa Pilipinas. Dapat daw ay maging memorable ang bawat araw naming dalawa hanggang sa sumapit na ang araw na aalis na siya. Ganon rin ang gusto kong mangyari kaya inihanda ko ng sarili ko sa mga extreme activities na gagawin namin ni Kelvin. Pero biglang naging strict ang lockdown kaya hindi na kami nakapag-travel at nagkaroon pa ng bagong variant ng virus. Inunahan na ako ng mga anak ko na tigilan ko raw muna ang magpunta sa kung saan saan at baka tamaan ako ng virus. Balak sana namin na magbagyo ni Kelvin pero hindi na muna kami tumuloy. Nakaligtas man ako sa mga travel and activities na gustong gawin namin ni Kelvin ay hindi ako nakaligtas sa mga gusto niyang gawin sa loob ng kwarto niya. Grabe, Papa Dudut. Literal na ihina lang ang pahinga ko. Of course, wala nang mga poses-poses at nagkaroon ako ng trauma. Sobrang sakit palagi ng katawan ko kapag natatapos kami ni Kelvin. Ang akala niya yata kasi ay gymnast o contortionist ako kaya feeling niya ay kaya ko ang kahit na anong posisyon na gusto niyang ipagawa. Minsan ay naiisip ko na parang mas okay siguro kung mas batang magiging jowa ni Kelvin at hindi ang matandang kagaya ko para masabayan siya sa lahat ng gusto niya. Nang sabihin ko yung kay Kelvin ay nagalit siya sa akin, lahat ay nasasabi ko sa kanya maliban sa pag-amin na nahihirapan ako sa mga gusto niyang ginagawa namin ang magkasama. Baka kasi kapag nalaman niya na nahihirapan ako ay maghanap siya ng iba na kaya siyang sabayan. Pasensya na kung ang negative ng thoughts ko, Papa Dudut, sa matandang kagaya ko po ay nakahanap ng bata na kagaya ni Kelvin tapos eh mahal pa ako at hindi mukhang pera ay bihira na talagang mangyari yon. Ayoko mawala siya sa akin o kaya ay iwanan niya ako dahil sa mga dahilang tumatakbo sa utak ko. Help me, Papa Dudut, at sa mga listeners mo rin. Help ninyo ako, please. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat bang sabihin ko kay Kelvin ang totoo kong saloobin? O huwag na lamang at baka yun pang maging reason ng breakup namin. Saka natatakot din ako na maging LDR kami. Sana po ay matulungan niyo ako, Papa Dudut. Malaki kasi ang tiwala ko sa mga advice mo.
Kaya sa'yo ko talaga unang naisipang iba na lang ang aking kwento. Thank you so much and keep safe always. Lovingly yours, Rosanna. Talaga nga namang age doesn't matter pagdating sa pag-ibig at naniniwala ako na ang tanging solusyon sa problema mo, Rosanna, ay magandang komunikasyon. Makakabuti kung maging open ka sa boyfriend mo tungkol sa bagay na bumabagabag sa iyong puso. Siguro ay hindi siya aware na hindi mo kaya ang mga ginagawa ninyo dahil hindi ka tumatanggi. Kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na may edad ka na at may mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Base sa kwento mo sa iyong sulat ay nararamdaman kong mahal ka talaga ni Kelvin. Kaya alam ko na maiintindihan ka ni Kelvin sa mga sasabihin mo sa kanya. Maganda rin na mag-introduce ka sa kanya ng activity na ginagawa mo para madagdagan ang bonding moments ninyo bago siya umalis. Huwag kang matakot, maniwala ka sa pagmamahal ni Kelvin sa'yo at palagi mong isipin na mas malakas ang pagmamahalan ninyo ni Kelvin kumpara sa distansya na mamamagitan sa inyo. True love knows no distance. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.